Pati si Gary V na-anticipate niya mga low notes ni Trisha. So, hi guys and welcome to another reaction video. This time naman, punta tayo kay Trisha Gomez. Ayan, isa sa mga magagaling din na idol hopefuls natin. Yung kanyang version ng Ikaw Lamang. Ayan, excited ako sa version na ipapakita niya dito. And ayun, sige. Simulan na natin to, pero bago ako magsimula, please don't forget, click like and subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell for more videos and updates. Okay, sige. I'm excited. Let's go! Pinili ko po yung Ikaw Lamang dahil dito sa song na to, gusto ko pong iparating sa family ko po na mahal ko sila at gusto pong ialay yung buhay ko. That's nice, that's nice. Tayong sir, may parang mababa ko. Akala ko talaga si sadya yun eh. Talagang mababa nga sa kanya. Pero sige, tingnan natin kung ano. Mababa yun kasi ano eh. It's a male key yung kinuha ni Trisha. So siguro mas maganda ko i-tataas siya ng konti. So yung alternate note na lang. If you go higher, hindi. Nahirapan po sa key po. Medyo mataas po. But don't be afraid to hit the higher notes. I think you can. Yun lang, master mo yung mga alternate notes at yung transition. Yes. Pag sinabing alternate note, guys, ito yung pwede mong i-substitute sa isang note na pwede, tawag doon parang binabali mo yung note eh. Gumagawa ka ng mga ibang notes na pwedeng pamalit doon sa, kung masyadong mababa yung notes, may kasunod naman na note yon. Usually, nasa family of notes yan na pwede mong gamitin para maganda pa rin yung quality ng kanta na hindi nasa sacrifice yung boses mo rin. Maniwala siya sa sarili niya na maaabot niya yung notes na. Gawin ko lang yung best ko para ipagpatuloy to. Para kay Lord. Of course, para sa aking pamilya. At sa lahat ng naniniwala po sa akin. Sana mas yung key na gagamitin niya medyo talagang bagay na doon sa range niya. Let's see. Oh, same key. Okay. Tingnan natin yung alternate notes na gagamitin niya. Wow! Talagang abot niya. Okay, isa pa, isa pa. It's a very low note, ha? Very low note yung ginawa niya, pero kuwang-kuwa pa rin ni Trisha. Meron siya magandang low resonance, no? Yung voice niya sa low resonance niya, maganda yung quality. Naduli yung range, yung boses niya naduli lang sa medyo mid-range eh. Pero yun nga, kung magagamitin mo siya ng tama talaga, sobrang ang ganda pa. Saka usually yung mga songs na emotional, dun mo nakukuha eh, sa register na yun, yung low to mid voice, na kapag yun talaga yung nagamit mo ng maayos, sobrang ganda at sobrang malalabas mo talaga yung emotions mo. So good job so far ha, dito sa first part ng song. Parang may pagkamuhay lang nga yung boses niya eh. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailan paman. I love that note. Kapag hinihit niya yung F na note, sobrang iniba niya yung placement ng boses niya eh. Nakikita kong paano niya kantahin. Pero ang ganda. Ang ganda nung kinalalabasan, talagang nandun siya sa range na yun na parang perfect na perfect para sa kanya. Ikaw pati si Gary V na-anticipate niya mga low notes ni Trisha. So it's a good point ha, kasi parang uy, kaya niya kaya. So may sense of excitement para sa mga judges. Kaya nagagawa naman ni Trisha. So that's very good. Ang
Okay? Okay? Doon sa part na yun na medyo nag-modulate, parang hindi niya nasabayan yung power nung the music arrangement. Pero, hindi naman kailangan. Kasi, kumbaga, ito talaga yung quality ni Trisha as a singer eh. Yun nga yung dapat nating isinaasa alang-alang na kung ano yung quality, kung ano yung range at ano yung artistry, ano yung capacity ng isang singer sa pagganta, doon natin ibabase. Kasi ibig sabihin, yun yung strong point niya. Doon siya magaling. Doon siya magaling sa aspeto na yon. So, dapat, yun ang dapat na ini-enhance talaga. So, dito sa part na to, medyo sumobra lang yung climax, pero hindi naman nasabayan na ganit Trisha. Siguro, if the climax is a bit low ng unti, di ba? Ibabawasan lang ng unti, mas masasabayan ito ni Trisha. Yun nga, that's my comment. It's not about Trisha's voice, okay? It's not about Trisha's voice. I think the music that supports Trisha's voice, siguro kailangan lang medyo medyo on a stripped down version lang. Kasi ang boss ni Trisha, hindi talaga siya pang belt na very powerful. Medyo very soft, on a softer side siya. So, siguro kung nasabayan niyo ng magandang arrangement din na nandun sa side na yon, mas magko-complement din talaga. Pero so far, yung ginagawa ni Trisha is nag-stay lang siya doon sa range niya. Kumbaga, she's staying on her lane, which is a good advantage talaga. Talagang hindi na siya kumawala doon sa bagay na hindi niya kaya. Dito lang siya, kasi dito siya magaling. Dito sa aspeto na to. So, good job doon. Yan, diba? That's her range. It's a good performance, okay? Trisha did a good job talaga dito sa performance na to. Siguro yun lang, siguro hindi lang nag-complement masyado yung the music because the music is so powerful. So kung na-strip down yun ng konti, mas bumagi sa boses ni Trisha. That's my comment. That's my simple comment. Pero Trisha did a good job dito sa song na to. Okay, agree ba kayo sa comments? So guys, ha? This is just my personal comments. Again, no hate comments. I'm just giving my constructive feedback. Okay, kung may comments kayo, ilagay niya sa comment box kung agree kayo sa mga sinabi ko. And kung ano mga comments niyo guys, ilagay niyo lang yan sa comments at babasahin ko yan para sa inyo. Maraming salamat guys. More videos from our idol contestants. And please don't forget, click like and subscribe sa aking YouTube channel. And click the notification bell for more videos and updates. Thank you and I'll see you on my next video. Bye!